Ang suggestion ko lang doon sa gustong magbenta ng mga barya, so alamin nyo kung ano yung mga hinahanap ng ating mga buyer at saka ng mga kolektor. So para malaman nyo, panoorin nyo sa video at i-take note kung ano yung mga taon na pwede nyong kolektahin. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na sa ating mga viewers at saka sa member sa OMG TV channel. So doon sa hindi pa nakapag-subscribe sa OMG TV channel, maganda na mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. At saka yung gustong magpa-member, so mas maganda na member kayo dito sa OMG TV channel kasi doon tayo unang tumitingin kung sino yung pwede nating mabilhan ng mga barya. Okay? So, huwag din kalimutan ang pag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para laging updated sa mga bagong video na ma-upload natin. Ang share ko sa inyo mga kabarya, itong 10 piso. Na ang 10 piso na may apat na varieties. So, dalawang taon to, ang isa ay may apat na varieties, ang isa naman ay may tatlong varieties. Kaya ito yung pag-uusapan natin mga kabarya kasi marami-rami din ang mintage nitong mga barya na ito at marami din ang common. Kaya panoorin ang video hanggang sa dulo para malaman nyo kung alin dito sa mga taon na ito ang pwede nyong kuliktahin. At hindi lamang ito, isama din natin yung mga pwede nyong kuliktahin dito sa 10 piso na barya. Okay? So, una dito mga kabarya, itong ating 10 piso na 2005. Ang 10 piso na 2005 mga kabarya ay meron siyang common na varieties. So, ito yung reverse 1C. Meron siyang frequency na 13%. So, napakarami kasi umabot sa 13% yung kanyang frequency. Meron siyang very fine na 25 pesos. Extremely fine, 25 pesos. Almost uncirculated, 25 pesos. Uncirculated, 61 pesos. So, ito yung unang variety dito sa year 2005 na 10 piso. At ang pangalawa, pangtatlo at saka pangapat na variety ay lahat na hard to find. Kaya itong pangalawang varieties mga kabarya ay 2005 na reverse 2B. So, meron namang siyang 0.7% ang kanyang frequency. So, ano ba itong reverse 2? So, ito no, reverse 2B. So, dito, ang nakalagay dito sa source na tinitingnan natin, so, ito yung mga die 1, die 2, and die 3. So, hindi nakadetalye itong mga 2A, 2B, ngunit meron siyang 1A, and 1B, 1C, at saka 1D. So, itong 2B, ito yung katulad nitong 1B. Ang 2B mga kabarya ay sandwich short, narrow wrist, sharp, pointed star. So, yan yung palatandaan mo sa 2B. So, ito yung pangalawang varieties ng 2005 na reverse 2B. 0.7% lamang ang kanyang frequency. At ang pangatlo, ito yung 2005 reverse 3A. 0.3% yung kanyang frequency. So, hard to find nito mga kabarya. So, yun nga ang ating reverse 3A na 2005 ay isa din sa hard to find. Then, ang pang-apat na varieties, itong reverse 4. So, ayan o. Reverse 4 na 2005 sa 10 piso ay meron namang siyang 0.09% ng kanyang frequency. So, mas kunti pa ito mga kabarya kaysa nauna nating mga hard to find. So, ayan yung ating pang-apat na varieties. So, ano ba itong reverse 4? So, dito mo, ipakita ko sa inyo itong example nitong reverse 4 na 10 piso 2005. So, ang ipakita ko sa inyo ay base lamang dito sa kanyang star at saka sa kanyang cogwheel ay halos magkapareho lamang ang kanyang cogwheel sa reverse die 3. So,
high tide pa din siya mga kabarya. Ngunit yung kanyang star ay short yung kanyang sinag. So hindi mahaba yung kanyang sinag, medyo maiksi siya, hindi katulad sa reverse tree na mahaba. So ayan no, makita nyo ang kaibahan sa reverse diaper na 2005. So ito yung pang-apat na varieties dito sa 2005 na isa din sa pinaka hard to find na 10 peso. Okay, so ang isa pa mga kabarya na meron din tatlong varieties, ito yung 10 peso 2008. Sa 2008 ay meron siyang tatlong varieties. Ang isa is semi-hard to find. Meron lamang siyang 6% sa kanyang frequency. Ito ay reverse 1B. At may uncirculated siya na presyo, 55 pesos. At ang pangalawang varieties dito mga kabarya is itong 2008 na reverse 3A. Ang reverse 3A, 0.8% yung kanyang frequency. So, isa nito sa hard to find mga kabarya. Kaya kasama ito sa mga kailangan nating kolektahin para mapakinabangan. At ang sika na varieties o pangalawang varieties nito sa 2008 ay itong reverse 2A. Meron naman siyang 0.8% yung kanyang frequency. At ito ay isa din sa hard to find dito sa 2008 na 10 piso. And ang pangatlo, reverse 3A. Meron naman siyang 0.5% yung kanyang frequency. Isa din ito sa pinaka hard to find mga kabarya dito sa ating 2008 na 10 piso. Kaya kasama ito sa mga collectible na mga barya na hinahanap ng ating mga collector. Okay, so yan yun sa dalawang taon na merong, ang isa ay apat na varieties at ang isa naman ay tatlo ang kanyang variety. So ito naman ngayon yung mga 10 piso na pwede mong kuliktahin para mapakinabangan. So una dito is year 2000, meron namang siyang 22 sa very fine and almost uncirculated is 79, 180 naman yung kanyang uncirculated. Ang isa pa is reverse 1B, hard to find, 0.6%. Yung reverse 1B na 0.6% is 2001. At ang sunod is 2002 na reverse 1D, 0.7%. Hard to find nito mga kabarya. At ang yung sinabi natin kanina na 2005 reverse 2B, 0.7%. 2005 reverse 3E, 0.3%. 2005 reverse 4, 0.09%. So, kasama yan sa mga hard to find. Then, 2007 na yung una nating hard to find na 0.5%. Saka, 2008 na reverse 3A at saka reverse 2A. 0.5% at saka 0.8% yung kanyang frequency. And, 2009, 0.6% hard to find. 2010 na reverse 3A. So, ayun din, no? 0.9% din ang kanyang frequency. Hard to find din yung mga kabarya. At 2014 na reverse 3B. So, sin hard to find 1.3%. At saka 2016 na reverse 2B. 2.0% lamang yung kanyang frequency. So, yan mga kabarya, no? Yung mga pwede nyo mapakinabangan dito sa 10 piso na barya. Kaya, kung kayo ay magbinta, so, yan lamang yung nabanggit natin ng mga barya. Kasi karamihan dito sa mga 10 piso ay common. So kung ano yung mga nabanggit natin na mayroong mga sobrang baba ang kanyang percentage, so yun yung mga collectible na 10 piso. At yung mga hindi natin nabanggit, ibig sabihin yun ay mga common or napakarami ang mintage. Kaya hindi na yun binibili mga kabarya yung mga common na 10 piso. Kahit saan ay pwede mo lamang makuha sa mga tindahan. So marami kasing gustong magbinta ng kanilang mga barya, ngunit yung mga common na barya. Ang suggestion ko lang doon sa gustong magbinta ng mga barya, so alamin nyo kung ano yung mga hinahanap ng ating mga buyer at saka ng mga collector. So para malaman nyo, panoorin nyo sa video at take note kung ano yung mga taon na pwede nyong kuliktahin. Okay, so hanggang dito lang muna at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel.
Kung saan hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na upload natin. So, ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.